Hello guys, welcome to my channel ulit. Andito na naman tayo para ipagpatuloy ang video natin sa pagre-repair ng amplifier na Yamaha model RX-B665. Bali yung last video, nag-stop tayo dun sa pagsukat ng mga voltages ng mga regulator. At nakita natin na yung isang voltages doon na negative voltage ng bulk capacitor ay walang output. So guys, oh, ito yung karugtong ng video natin ng nakaraan. So nakita natin dun sa findings natin sa unang video na wala tayong nasusupot na set na voltahe dito across the B minus tsaka sa ground. Pero dito sa B plus tsaka sa ground meron nasusukat yan, mga 75 or 76 volts, pero ito B minus tsaka ground wala siya nasusukat, zero siya. So nagkabit tayo ng wire dito sa relay, itong relay na to, yun, nakikita nyo yan, yun yung relay na yun, yun, nasa tabi ng capacitor na minor. Yeah. Ito yun. Yung relay na yan. So, nagkabit tayo dyan ng wire para makita natin or ma-check natin kung nag-on kasi kung nag-on itong relay na to. Kasi, yung relay na yan, diyan dumadaan yung AC voltage galing dito sa transformer. So ito yung secondary niya, yung mga terminals niya. Makikita wire yan, mayroong wire dito. Ito mga terminal na yan, dadaan yan dito sa wire. Ito siya ganun, pababa, connected doon sa relay. So kapag nakapatay pa yung power supply ay yung amplifier, naka-disconnect pa, wala pang AC na pumapasok dito sa rectifier diode. Ito yung rectifier diode niya. Ito. Yan, nakikita nyo. So diyan dadaan ng wire ay yung AC voltage ng secondary, dadaan sa relay, magko-connect sa bridge diode. So parang ito yun. Ito yun. Ito yung relay niya. Ito yung connected sa transformer. Yeah. Dito sa transformer. Ito, yung gitna na yan, papunta siya sa bridge diode. So, ito yung output ng B minus, ito yung plus. So, sa diagram, ito yung B minus yan. B minus. Yung B plus, ito siya. Zero. Ito yun. Yan yung neutral niya. So, nagkabit tayo ng wire. Ito yon, nagkabit tayo dyan sa center tap nito. Kinabitan natin ng wire to externally para makuha natin yung mga voltahe dito. Kasama na rin itong coil terminal. Ito yon. Ito yung coil terminal. Relay coil. Ito yung coil terminal. Ito naman yung galing sa AC transformer. So, tingnan natin, itest natin ngayon para makatingnan natin, ma-check natin kung gumagana ba yung relay kapag tinuturn on natin yung amplifier. Okay? So, ito guys, isaksak na natin. Kinabit na natin yung
voltmeter nakaset sa AC kasi susukatin natin yung AC, yung output ng transformer. So ito yun, voltmeter terminal. Yan. Ito yung voltmeter probe niya. So buhayin natin yung amplifier. Ayan. Meron na tayo nasusukat na 34 volts. 34 volts dito sa secondary. So, yan yung papunta doon sa rectifier diode. Ngayon naman, check natin yung relay coil. Kung may voltahe ba. Ito po. Ito yung relay coil. Check natin kung may supply. Kasi kung may supply yan, dapat mag-on yung relay. Pero kung wala supply, hindi mag-on yung relay. So, check natin. So, ito guys ha. Tatry ko buhay yung amplifier. Tingnan natin kung ito nga pala yung voltage probe ng multimeter natin. Ng voltmeter. Pinoprobe niya yung relay coil. So, makikita natin kung may nagsusupply na voltage yan sa relay coil. Pag binuksan natin itong amplifier, halimbawa ito, pipindutin ko na yung power button. Oh, may 11.73 volts pero namatay din ulit. So kaya hindi nagtutuloy mabuhay yung power sa yung amplifier. So titrace natin ngayon bakit hindi nagtutuloy yung supply sa relay, yung coil voltage. Ano ba yung nagkocontrol ng piyesa dun? O nga pala guys, ito yung ano niya. Ito yung relay niya. Ito yung relay. Yan yung relay na hindi nag-on. So, nagkakaroon lang, pumipitik lang kasi may pumasok na voltage na mga 11 or 12 volts, 11.73, pero nawawala rin agad. Kaya, hindi nag-on ng relay. Kaya, hindi nakakapasok itong AC, secondary AC voltage. Hindi siya nakakapasok dito sa bridge rectifier. Ito. Ito yung bridge rectifier na naka-attach, na naka-screw sa heatsink. Kaya, walang lumalabas na voltahe dito. So, yan ang hahanapin natin kung bakit hindi nagtutuloy itong supply sa relay coil voltage. So, chinek ko rin yung datasheet ng power IC para malaman natin kung ano yung i-expect natin na specification nitong IC na to. So, una ko nakita, may napansin ako dito na ang supply voltage ng IC na ito, STK, ang supply niya na maximum ay ayan, nasa 71.5 volts lang. Ayun ah. Nakita nyo guys, yung nasa arrow. Maximum rating ng VCC, quotient voltage niya, plus minus 71.5 volts lang. Tapos, yung maximum rating VCC, 6 ohms na speaker na load, ang supply niya is plus minus 63 volts lang. Pero doon sa nasukat natin sa bulk capacitor, nasukat natin ay 75 volts na. So, sobra na yun. Ibig sabihin may mali na doon sa power supply. Yun yung dahilan bakit hindi nagtutuloy yung pag-on ng relay. So, hindi nga pinapayagan ng system ng amplifier na mag-on yung amplifier kasi nakikita niya mayroong mali. Base sa mga voltage checking niya, may mali doon sa system. So, pine-prevent niya na masira lalo ang amplifier. So, saka based doon sa transformer, sa output ng transformer, secondary, ang nasukat natin doon ay 34 volts lang din. So, ang rectified DC niyan, dapat nasa 48 to 50 volts lang. DC.
So malayo, malayo siya dun sa 75 volts na nasukat natin. Ayan, no, 76 volts. So sobrang taas na niyan compared dun sa 48 or 50 volts na dapat na supply ng IC. So medyo madugo itong gagawin nating troubleshooting dito. Kasi nakita natin mataas ng sobra yung voltage, 75 volts. Pero ang nilalabas ng transformer, nasa 34 volts lang din. Which is, hindi dapat umabot ng 75 volts yung rectified AC niya. Saka buti nga, hindi nasira yung bulk capacitor eh. Kasi ang rated voltage ng capacitor, 63 volts lang. Tapos pinasukan siya ng 75 volts. Hindi naman pumutok yung capacitor. So guys, hanggang dito lang muna yung video repair natin. Susunod, mag-upload ulit ako ng video para magbigyan ko kayo ng update kung ano na nangyari dito sa nire-repair nating amplifier. Kung marirepair pa ba natin ito. Since medyo matindi yung damage na naranasan ito, naisaksak siya sa 220 volts na dapat ay 110 volts lang. So, tatry natin ang best natin na maayos ito. So, paki-like na lang yung YouTube channel natin mga guys para ma-update kayo sa susunod ko na video. Salamat!